covert operation. Hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not. Stop. Bihira, oo. Walk out. Hindi ko kaya to. Pambihira, oo. Kung kalyado namin talaga kayo, para harap-harapan tayo. Ang hirap ng ganito, taguan eh. Hindi ako sanay sa taguan. Look at me while I'm talking to you, please. Ikaw, just look at me. Huwag kang matakot, hindi kita kakain, hindi ako kumakain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobreng kaharap mo, pero pag sa akin, hindi ka makatingin. Duwag ka pala. Napakaduwag mo. Ang kaya mo lang, mga pobre. Titigan mo pa siguro hanggang sa matulog, pero pagkaharap mo ako, takot ka. Bagbuntot mo. Ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma-tugma. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, Chief of Police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel? You're a bad example of the PNP. Your Honor, Sir Tulpo, klaruin mo natin. Yes. May warrant o wala? Sir, may warrant, sir. Pero yung sinasabi ko, sir, nagbabalidate nga doon sa ano, sir, yung chief intel, walang dalang ano doon, pero nagbabalidate nga. Pero may, meron yung warrant yung subject. Mayroon, sir. Hindi lang nabitbit yung warrant. Yes, sir. Yun ang ibig kong sabihin, sir, na hindi lang nabitbit yung warrant because they are validating chief intel po yung nandun, sir. Klaruin natin. Covered ng warrant yung subject, yes, na hinanap nila. Yes, sir. Hindi lang nabitbit yung papel. Yes, sir. Walang warrant. Dapat hindi kayo pumasok. Sir, actually, sir, hindi sila pumasok, sir. Sorry po, Chief. Doon pa lang nagkaroon inconsistencies. I'm sorry, Chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it. Parang nabibaby na naman to eh. Nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warrant. Sinabi na nga mismo ni Attorney Bernardo, sabi ng mga polis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga polis mo nandito, dala nila yung warrant. They were there, here. Dala nila yung warrant. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo... Klaruhin ko lang, Sir Tutulpa, hindi ko binibaby itong mga tao na ito, ha. Kahit na mga dati ko itong mga taohan, alam mo na, kinakita mo naman, kung ako yung gagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain na kami sa PNP, kapag nag-operate kami, lalong-lalo na pagkilala yung mga operatives, number one, we allow them to use bonnet para hindi sila makilala. Pero yun nga, pag serve na yung warrant, dapat mayroong uniform personnel na kasama. Pero yung presensya na doon para mag-confirm kung andyan o wala yung subject, wala mong problema kahit na nakahubad sila dyan, nakachinilas, kasi that's part of the intelligence operations na ginagawa ng police. Pero kailangan, pag serve nila, dapat may kasama na silang police na uniformado. So, kasi the my line of questioning will lead to the fact that these people are lying. Dahil sa kanilang pagsisinungaling, meron tayong biktima na nakulong. Biktima na nga, biniktima pa for the second time. Kasi nga po, Mr. Chair, yun yung gusto kong matumbok dito, na yung Camilon family, they were victims. Pumasok sila, mali yung procedure na ginamit nila. Hindi Camilon, Vicente. Sorry. Itong Vicente family, excuse me. Mali yung procedure. Kahit na sino ba naman, Mr. Chair, nakabonet, may pumasok ng mga tao, of course, papalag. Magkakaroon ng tulakan. And based of that, ginamit ng mga pulis na ito para kasuhan sila ng... Assault bang kita sa inyo? Direct assault to public authority. Biniktiman mo na nga, winalanghiya mo na yung karapatan nila. Pagkatapos, kakasuhan mo pa, nakulong po sila, Mr. Chair. Nagpiansa lang sila. In fact, ako mga nag-abono ng piansa nila. Taawa ko. And then, bakit? Pagkatapos makulong si tatay, si anak, susundan, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, susundan mo sa anyong tatay ko, nakulong ba talaga, totoo ba nasa nakulungan? Pagdating po doon sa presinto, pati itong si anak, kinunong! And of course, magsisinungaling to, sabi nila hindi. Kaya nga, doon pumasok yung gusto ko sa Mr. Chair, ipalay detector test sila kung sino nagsabi nito to, ito ba ang grupong ito o yung grupong doon sa complaint natin. Pumayag sila, pareho. Nag-lay detector, umatas to, itong mga police na ito, nag-go ahead itong mga complainant, and they passed. Kaya nga, klaruhin natin na as far as this committee is concerned and as far as public opinion is concerned, talo na kayo. Kayong mga pulis na umatras. Kahit na, yes, we understand that. It is your constitutional right na umayaw dyan sa lie detector test. Karapatan nyo yan kung ayaw nyo. Pero we are talking here about public opinion. Talo na kayo. Pati sa committee na ito. Mas naniniwala ang committee dito sa proven true lie detector test na hindi nagsinungaling. Kasi pinag-usapan natin last hearing was your word against their word. So, para to establish kung sino nagsasabi na totoo, chinachallenge namin kayo ng lie detector test. Ngayon, kumasa sila. Kumasa. Kayo, kumasa. But later on, umatras. Hindi namin kini-question yan. That's your constitutional right. But,
as far as this committee is concerned, nakikita talaga namin, hindi naman kami, kahit kayo, police kayo, kung if you were in our shoes, kung kayo ang membro, chairman ng committee na ito, sino pa paniwalaan nyo? Yung nag-volunteer ng lie detector test? Pumasa? O ito nag-volunteer tapos umatras? Alam nyo, masyadong mahalaga yung word of honor pagdating sa Pilipino. Pag sinabi mong, yes sir, magpa-lie detector test ako, tapos later on, atras ka, malaking bagay yan. So sa ngayon, as far as this committee is concerned, ito, impression of this committee, favors the accused talaga. Ito mga pumasa sa lie detector test, kayo, dadalawang isip kami sa inyo, maniniwala dahil nga, umatras kayo. So, yun lang kasimple. Kaya dapat, huwag kayong padalos-dalos. Huwag kayong padalos-dalos sa ginagawa ninyo. Hindi maganda yung ginawa ninyo na pumayag kayo tapos umatras. Again, as I've said, it is your constitutional right. Hindi namin kayo pwedeng pilitin. Pero, sino ngayon ang talo? Kung totoo sinasabi ninyo, kahit na sabihin nyo totoo yung sinasabi nyo ngayon, talo na kayo from the start. Dahil nga, umayaw kayo, umatras kayo sa lie detector test. Ito ngayon sila. Halimbawa, granting lang, very remote possibility na nagsinungaling sila. Pero, pumasa sila sa lie detector test. Granting lang, granting nagsinungaling sila. Hindi ko sinasabing nagsinungaling sila. Kung pumasa sila, hindi sila umatras. Kanino maniwala ang tao ngayon? Diba? Sa kanila. Proven sila na hindi nagsinungaling. Then wala silang rason na umatras. Kasi alam lang, nagsasabi sila ng totoo. So ngayon, ano na ngayon ang tingin nyo sa sarili nyo kapag ganun? Yeah, go ahead. Mr. Chair, I think it's not a question of public opinion. I think it's a question of these people doesn't have respect dito po sa Senado. I'm just citing public opinion kasi lahat tayo marami nagsusubaybay dito sa tingiring. I agree with you. Kasi, the legal aspect is beside yeah, that. Kasi Mr. Chair, kung matatandaan mo, in fact, we waited for several minutes, almost half an hour or so, na binigyan natin sila ng pagkakataon, makausap yung counsel, yung lawyer. Nag-usap-usap sila dyan banda. Hindi natin sila pinilit, Mr. Chair. Walang pumilit sa kanila. Silang kusa nagsabi, yes, inulit mo pa ata yun, if I'm not mistaken. Are you sure, sigurado ka, etc., etc. Maging si Senator Tolentino, if my memory serves me right. Ganon din. Walang pumilit, and they said yes. And then yung kabila, Vicente family said yes. Now, pagtalikod dito, they said no. Para sa akin, panloloko yun. Pambabastos yun sa Senado. Kasi kung ayaw naman talaga nila, alam nila na atas sila later on, sana dito pa lang, nag-no na sila. Hindi naman sila pinipilit eh. They know in their hearts. They know that, Mr. Chair, na paglabas dito Senado, mag-no sila. Alam na nila yun. Kailan dito, sa harap natin at sa harap ng publiko, pinalabas nila na sila ay mag-iyas sapagkat wala silang tinatago. Yun yung point ko do, Mr. Chair, na para wag na silang tularan, dapat magpa-ipa-showcase sila later on kung bakit hindi sila ma-cite in content. Kasi they could have just said no, hindi natin sila pipilitin, Mr. Chair. Remember? Kung sinabi lang nila no sa atin, tapos na usapan. Move on tayo sa ibang topic. But they said yes. And the kabila said yes. Yun lang po yun. And now, Mr. Chair, may I request next time yung RD siguro, patawag natin, or maybe yung si Chief PNP, if we can request, or si administration ng PNP, yung hierarchy. Para nakakasama na loob kasi, Mr. Chair, may kita po ng mga biktima at may kita po ng mga iba pang biktima nila in the past. Mamaya magpapakita ko ng video na meron pa sila ibang biktima. At kumbaga, parang gumawa ng kalokohan mga ito, nakalusot na naman, at nakulong pa yung mga katulad namin mahirap. Okay. Yes, we will do that in the proper time. Buti pa, Mr. Chair, yung mga ibang PD at RD na nilapitan ko, pag nirelieve all the way. Marami na po ako na pa-relieve na mga chief of police na I went to the PD and RD, na relieve all the way. Ito, nirelieve and then binabalik din at nagbigay lang ng rason na para sa akin, very shallow, flimsy yung reason. Walang warrant dahil aside from validating, meron kasi sinabi na word. Para, covert operation. Covert. Yes. Yon. Sinabi mo covert operation. So, para mailusot mo, yung hindi na sila kailang magsuot pa ng body cam, na kailang magsuot sila sa bonnet, you use that word covert para mapagtakpan mo yung kawalan sa procedure.
na hindi na rin kailangan ng barangay. Di ba? Ginamit mo yun eh. Akala mo mautakan mo itong Senado. No, Colonel, huwag kami. Kasi, and then later on, nung nagbigay sa iyo ng leading questions, si Chief Bato de la Rosa, or Honorable Chair, ah yes, may warrant yan. Nasa warrant kailang hindi namin dala. You see? Pinaikot mo kami. Covered operation, and then ngayon, may warrant pala, hindi lang dala. So kung covert operation, hindi na kailangan ng barangay. Kung covert operation, pwede nga bone, tama. Kung covert operation, maski wala nang body cam. Pero tatanungin ko si Attorney Bernardo, for the sake of argument, covert operation, Attorney Bernardo ng Napolcom, kailangan ba mag-bonnet? Ay, body cam? Hindi. Your Honor po, kung tutukuyin ko yung sinabi po nila, kung sila ay merong covert operation or validation, this is a planned activity. Kaya dapat dala nila yung warrant to pares. Kasi nga kung ginayak nila yun, pangalawa, dapat nakalagay yun sa logbook na meron silang operation. Sa information po namin, hindi naman nakalagay na magsiserve ng warrant. At meron lang silang titignan. Kaya hindi rin tutugma. Pangalawa, kung yung sabi nila na meron silang service ng warrant of arrest, eh hindi po sumunod talaga sa proseso. At kung titignan po natin, eh doon sinabanggit nyo pong command responsibility. Kung meron ganung infraction, dapat nagkaroon na ng proseso na aalamin saan sila nagkulang at ano ang nangyari. Yun naman yung sanang pinakikiusap namin sa Chief of Police. Dapat po yung pagsusuot din ng bonnet, eh natukoy din po natin nung nakaraang hearing yan, eh kung talaga magsaserve ng warrant, gaya ng sabi nila, eh dapat meron namang kasamang nakaupo uniformadong tao, kailangan magpakilala muna. Kung sakali mang ang sabi nga raw nila, eh baka meron pang masamang mangyari doon, kaya hindi nila isinama kagad yung pulis. Yung mga bagay po ng yun, eh dapat eh, mausisa rin. Pero hindi namin po pinahihintulutan na yung normal operation eh nakabonet. Kaya nga po, Attorney Bernardo, eh para mapagtakpan nitong si Colonel Arnedo yung mga pagkukulang nila from serving the warrant, bumuelta siya sa yung nakikasing daw. Kahit rin po makikasing eh, dapat dala na rin nila yung warrant of arrest. Kasi nga, yun eh, kasama sa mga gamit nila na para makapagpatunay na lehitimo yung kanilang casing operation. Kasi operation pa rin po yun eh. Nakaplano pa rin yun meron pa rin documentation din po dapat yun. Dala dapat nila yun. So in short, Attorney Bernardo ng Napolcom, meron talaga infraction doon, meron talaga mga lapses doon. May mga procedure na na-violate. Fan po, bukang meron pong, kung babasihan po doon sa pagsiserve ng warrant of arrest, meron pong kulang. Kasi nga, kung wala silang body-worn camera, ang sabi po roon sa Supreme Court... Kahit na covert operation, ang sinasabi nito. Hindi rin po kasi, ang narinig ko nung nakaraang meeting eh, magsiserve sila ng warrant eh. Eh dapat meron silang motion sa husgado kung wala silang body-worn camera na hindi nila ma-serve na walang okay. Body-worn. So kayo pong testigo, Attorney Bernardo, na merong nagsisinungaling sa kanilang dalawa, between the Colonel and the three. So it's just a matter kung sinong pipiliin ni Chief Bato de la Rosa kung sino sa kanila ipapakontempt ngayon mismo. Kasi nga, kayo pong testigo, sabi nila they were serving warrant and they have in their possession warrant of arrest. And now, at Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nakikasing lamang. So, clearly, may nagsisinungaling sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Tama ba, Senator Bato? Yes, in order, it doesn't take Attorney Bernardo to decide kung sino sa kanila nagsinungaling. It's better na pakinggan natin kung sila, kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Kasi, Chairman, Mr. Chairman, yun na, very clear na dito, established na rito eh, na nung last hearing, we were all here at sinabi nila they were serving warrant. Remember? At meron yes, hawak ng warrant. Na, sinabi nila. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may hawak silang warrant, ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyo warrant? May dala kayo warrant? No, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor. Mag-serve po kami nun. Pero hindi... Ano isi-serve niyo kung wala kayo dalang warrant? With due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented from pag-alis namin. Actually po, planned operation dahil po pinlano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. Naka-blatter? Nalalakad kayo? Mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. Saan yung blatter yan? Okay, Mr. Chair, po yun sa mga sinapitahin okay, na ito. Ayan na naman, Mr. Chair. Palagi na dudos, mag-serve sila ng warrant.
At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warat dahil sila ay nagki-casing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation. Hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali. Hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant. They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple yes. English. They were serving the warrant. So, merong hawak sila. So, saan? Saan ang warrant nyo at the time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your dala po ng warrant officer ko, Your Honor. Ako po yung sinasabi lang hindi may dala. Pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa sinong warrant officer nyo at the time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo mag-serve kung walang warrant? So, dala-dala yung warrant? Dala po namin, Your Honor. Bakit sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Mr. Chair. Kung sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga police pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Pasensyahan niyo po ako, maglalabas lang ako ng konting sama ng loob sa mga nagaganap sapagkat hindi ko maintindihan kung bakit hirap na hirap ang Senado na umag-imbita ng ibang sekretary. Marami po tayong inimbitahan. Nandiyan po ang sa DOE, inimbitahan din po natin ang kung meron silang maipapadala sa NEDA. Hindi ko po alam sapagkat itong konstitusyon na ito kasi, ito kasing konstitusyon natin ngayon sa 1987. Ang sinasabi nito, merong balancing kapangyarihan ang legislative at ang executive. Ibig sabihin, pantay tayo ng kapangyarihan. Kapag ka iniimbita sana itong mga tiga-executive, sana po ay bipagbibigyan nyo kami. Sapagkat hindi naman po kami dito mga marites o parites. Yun pong aming gusto naming kain kasama po kayo ay patungkol po sa konstitusyon. At itong bagay na ito ay hindi po ito isang bagay na isinasantabi sapagkat saligang batas po ito. Kaya po dito na naman pumapasok na kahit anong gusto kong gawin na pumantay dyan sa 1987 Constitution, sumasama ang loob ko. Kaya ang nangyayari, ipinipilit kong baguhin natin ito. Kasi kung ganito ang sistema na para tayo nagmamakaawa dito sa executive na para makasama lang natin, eh sana magparliamentary na lang tayo. Dahil sa parliamentary, obligado silang humarap at iisa na ang executive at ang legislative. At bawat linggo, nandyan sila sa harap natin, pwede natin silang questionin. Pwede natin silang makapanayam ng magandang usapan. Eh, napakahirap yung ganito. Susulatan lang nila tayo. Kita nga yung sulat. Nasaan yung sulat? Eto, salamat po ma'am. Hindi po maintulo ko ha. Makakala niyo. O, ito ang sulat ng isang secretary. We thank you, Senator, for the invitation. In as much as we have had no opportunity to consider and review the House and Senate resolutions in relation to the mandate of the Department of Energy, may we respectfully request that we may be allowed to submit written comments at a later date after due internal study. Ayun, mga kapatid kong senador, sulat lang ang katapat natin sa ating invitasyon. Kaya po sana, akin din pong pinasasalamatan ng atin pong si Senator Tolentino, kasama din po natin siya. Senator Tolentino, mabuhay po. Magandang umaga po, Mr. Chairman. Magandang umaga po. Tutuloy ko lamang po yung aking medyo ano lang. Kasi pagpasensyahan lang nyo ako mga kasama ko. Kasi talagang napakasensitibo. Unang-una, tingnan nyo, napakaganda lang itsura namin dito. Ako nasa majority. Nandito ang aking hinahangaan, nasa minority. Napaka-interesadong-interesado kami dito sa usapin na ito. Yung inaantay namin, mabihira, oo. Eh sana magbigay po kayo ng interest dahil ang bill din na pag-uusapan po natin dito ay galing din kay Win Gatchalian, kay Senator Win Gatchalian na nasa majority din. Eh ang akala ko, kalyado natin itong mga nasa executive. Kung kalyado namin talaga kayo, eh siputin nyo kami. Pambihira, oo.
Napakahirap po lang sitwasyon natin. Gusto natin bumalanse. Pero kung ganyan naman ang maaabutan namin dito, magparlamentary na ho tayo. Wala na ho akong pag-uusapan dito, kundi magparlamentary na tayo. Para harap-harapan tayo. Ang hirap ng ganito, taguan eh. Hindi ako sanay sa taguan. Baka sir, gusto niyo pong magsalita para lumabig lang ng konti ang sitwasyon? Maganda pa yung sinabi niyo, Mr. Chairman. Tsaka mabuti nandito rin si Senator De La Rosa kahit online. Na-witness namin kahapon yung ano rin eh, yung init ng ulo ng isa pang chairman natin sa Agriculture Committee na halos hindi umusad yung hearing kasi sa galit na galit nga siya sa reports ng mga heads of the agencies to implement laws. So andun din si Senator Padilla kahapon eh. Alam ko katabi niya si Chairperson Villar eh. Which, yung ganong situation could really be, hindi ko sinasabing panacea, no, na sagot lahat ng problema, but improved by the parliamentary system being mentioned by our chairman. Kasi yung head of agency, head of the department, implementing the laws passed by the parliament or legislature belongs to the parliament in a parliamentary system. Therefore, una sa lahat, he could have been the nominee of the majority group in the parliament. Therefore, the head of the department or government agency shares in the wisdom, in the philosophy of the law and programs and activities authorized by parliament. So yun na yun, wala nang, you share it eh. That's why you get appointed to it. Therefore, your mission is to implement it. Yan po ang nakikita ko rin benefits ng parliamentary system. The merging or fusion of legislative and executive powers. May ganun. May nag-overlap po sila. So unlike now, nakikita natin, purely presidential tayo, appointed by the executive branch. It's as if, it's as if they're also a compartment na ito amin ha, dito kayo. So we create laws, they do not implement it. We are the failure. The legislature is the failure. Hindi kayo nararamdaman ng taong bayan. Ang ginagawa nyo, hindi namin nararamdaman. Totoo, kasi hindi ni... Tayo naman, tuturo natin ng executive. Hindi nila kasi ini-implement eh. While in a parliamentary system, walang takas. It's the government of the day which is determined by the majority in parliament. So ang sabihin ng taong bayan, hindi namin nararamdaman ang programa ninyo because mali ang wisdom ninyo, mali ang priorities ninyo, or palpak kayong mga majority in the legislature, therefore we demand elections to change you. Ganun po yun. So, actually, I agree with you, Mr. Chairman. Wala akong problema sa parliamentary system. I think it's better for the Philippine culture din. Yung flexibility, we can make a mistake in an election and we can correct it after 2 years down the road, 2 to 3 years down the road, we can correct it in a parliamentary system. Pwede nga 1 year down the road. So, ganun po yun. Yun po yung nakikita kong benefit po sa Republika ng Pilipinas if we adopt a parliamentary system. Ibang usapan naman yan sa federal, ha? Because federal is central-national relationship with regional states. So. But parliamentary is the fusion of or the sharing of powers between legislative and executive. At saka, ito na yung totoo na when you call the Congress as the representatives of the people, yun ang totoo sa parliamentary. Oh, yun ang totoo. Kasi, di ba, even the executive branch is determined by the legislative will and the members of the legislature are representatives of the people. So, mas maganda po yun, Mr. Chairman. So, I agree with you. We also concentrate on a proposal to adopt a parliamentary form of government. Thank you, sir. Thank you, sir. Maraming salamat po, Senator. So hanggang dito lang tayo, mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam.